Ipinagpapatuloy ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Nueva Ecija o PDRRMONE ang disinfection sa mga district offices at substations ng NEECO 1 na sinimula noong Lunes, August 17, 2020 matapos magkaroon ng close contact ang ilang kawani sa COVID-19 positive patients. Sumailalim sa disinfection ng Cabiao Substation Personal Area, Gate, Perimeter, Comfort Rooms, mga nakaparadang tricycle sa kapaligiran nito. Samantalang lahat ng mga tanggapan, waiting area, kusina, palikuran, parking lot, tarangkahan, mga tricycle sa perimeter at mga nakaparadang heavy equipment sa Cabiao District Office sa Barangay Maligaya ay sinailalim din sa disinfection. Ang mga bakanteng opisina, palikuran at frequently touched surfaces, security personnel area, parking, mini park at iba pang natukoy na madalas puntahan ang nagpositibo sa COVID-19 sa Gapan City Substation sa Barangay Bayanihan ay isinailalim din sa disinfection, kabilang ang 50 meters on opposite direction ng kalsada sa labas ng pasilidad. Ang Gapan City District Office naman sa Barangay San Vicente ay sinailalim din sa disinfection para sa lahat ng comfort room, kitchen, waiting area, monoblock chairs, tents, sahig at garbage bins, kasama sa disinfection ng parking, hallways at frequently touched surfaces. Maging mga tutersiklo, tricycle at heavy equipment na nakaparada sa area ay binugahan din ng disinfectant. Kaugnay nito, isinailalim din ng Barangay Sinasahan Peñaranda sa disinfection upang makatulong makasigurong hindi na kumalat pa ang virus na nagdudulot ng sakit na COVID-19. Ang buong kabahayan at sasakyan ng COVID-19 positive patient ay binugahan din ng disinfectant. Ang bahay at bakuran ng naiulat na nagkaroon ng close contact sa pasyente ay sumailalim din sa disinfection. Ang gasolinahan at mga kabahayan malapit sa pasyente ay napasama rin sa naturang disinfection drive. Para sa Balitang Nueva Ecija, Julie Reyes nag-uulat sa DWN Iteleradyo, ang inyong kakampi.